Purihin ang Panginoon. Ave Maria. Gratia plena, isang mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos, katuruan at pagtatanggol sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Ito po si Brother Marco C. Evangelista, at hindi ko ho kasama si Tatang Larry. Siya po ay nariyan sa isang bahagi ng lalawigan ng Batangas. At kasama ko naman ang isang hinagalang nating kapanalig na laging sumusubaybay sa atin. Brother Joe, pakibati ang mga kapanalig natin. Hello po, magandang hapon sa lahat ng mga kapanalig sa Veritas. Amen. Magandang hapon po. Pangalan, Brother Joe, buong pangalan. Ito si Brother Joe Sikwana, Jose Sikwana Jr. Ayan, sakto pagbati natin. At alam mo ba na ngayong araw ay may mahalagang pagdiriwang na ating ginugunita sa loob ng Santa Iglesia Katolika. At ang ating okasyon ngayon, bigyan natin ng isang magandang awitin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Panalig, baka yung iba hindi ho alam, ngayon po ay birthday ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Birthday po ng ating Santa Iglesia, no? Ito pong linggong ito ay tinatawag nating dakilang kapistahan ng Pentecostes. Brother Joe, yung pagbaba ng Espiritu Santo. So ngayong araw na ito ay napakadakilang araw sapagkat ating ginugunita, no, ang pagbaba, pagpanaog ng Espiritu Santo na siya ring kaarawan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Marami yung hindi nakakaalam niyan ng mga Katoliko, no? So nais nating ipabatid yan na ngayong araw na to ay dakilang birthday. Ulit-ulitin natin, dakilang birthday ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. At binanggit natin, Brother Joe, yung pagbaba ng Espiritu Santo, pero bago yan, alam mo ba ninyo na ngayong buwan ng Hunyo ay napakadaming mga dakilang kaganapan na mayroon sa loob ng simbahan, no? At napakaganda ng buwan ng Hunyo sa atin ngayong 2014 sapagkat nung June 1, dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, no? Yung kanyang ascension. June 8, dakilang kapistahan ng Pentecostes ngayon yung araw na yon. June 15, dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Next Sunday, yeah. Holy Trinity Sunday. Sa June 22, ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Yung tinatawag na Corpus Christi. Sa June 24, dakilang kapistahan ng pagsilang ng propeta sa ilang, si San Juan Bautista. At sa June 27, dakilang kapistahan ng Sacred Heart of Jesus, no? At sa June 29, dakilang kapistahan ng dalawang pangunahing santo ng simbahan, si San Pedro at si San Pablo, mga apostol. So yung June natin, kung mapapansin nyo, napakadaming celebration at every week. Ngayong linggong ito, yung tinatawag nating Pentecost Sunday, ay ang pagtatapos din ng linggo ng Easter, no? Oh, so ibang season na tayo ng ating simbahan. So ngayon, mga kapanalig, sa ating pananampalataya, marami po ang kadalasan ay hindi nagkakaroon ng malalim na focus tungkol sa ating banal na Espiritu. This is the third person. Oo. Alam niyo, mga kapanalig, noong unang panahon, the time of the prophets, ito yung tinatawag na era of the Father. Yun ang era ng Ama. And then, noong dumating ang ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, ito po ang era ng Anak, no? At ngayon, itong panahon natin, ito po ay era ng Banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit is a person, mga kapanalig. Marami o ang ibang sekta na hindi naniniwala dito. Sapagkat ang Banal na Espiritu po ay kabahagi na tinatawag na Trinity, no? Ito po ay mayroong tatlong magkakahiwalay na persona. Three distinct person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At para patunayan natin na
ang ating banal na Espiritu Santo ay isa pong persona. Ano po, pag sinabing persona ay individual being, marami yung mga patutuo sa Biblia, mga beautiful picture of the Trinity sa Bible na nais nating ibahagi this time. Para tayo mga kapanalig na Trinitarian, naniniwala tayo sa Holy Trinity, ay malalaman po natin, magiging maalam po tayo na ipagtanggol ang ating pinananampalatayanan na mayroong Diyos tatlong persona o tatlong persona sa iisang Diyos. So sa bahagi po ng Biblia sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17, meron na tayong mababasa na ang sinasabi, as soon as Jesus the Son was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God, the Holy Spirit, descending like a dove and lighting on him. And the voice from heaven, ang ating Ama, said, "This is my Son whom I love. With him I am well pleased." Dito po sa Matthew 3:16-17 ay ipinakita po ang katotohanan na mayroong Trinity. Naroon po ang anak na nasa ilog Jordan, at naroon po ang salita ng Ama. Nagsalita po ang Ama, "This is my Son whom I love." At makaraan po noon ay bumaba ang isang anyong kalapati, descending like a dove and lighting on him. Yun po ang kumakatawan sa Holy Spirit. So ibig sabihin, Brother Joe, dito sa Matthew 3:16-17, kitang-kita natin na meron pong Holy Trinity. Now sa Matthew 28:19, ang sabi po, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So makikita ho uli natin na mayroong binanggit at ipinakilala mismo ang ating Panginoong Jesucristo, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And then sa John chapter 14 verse 16 to 17, ang sabi po, "And I will ask the Father, and He will give you another Counselor to be with you forever, the Spirit of Truth. The world accept him, because it is neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you." So ibig sabihin, muli pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo na may darating Counselor to be with you forever, the Spirit of Truth. At ang sabi ng anak, "I will ask the Father." Sa mga kapatid, may tinukoy siyang Father na kanyang hihilingan at merong isusugo, ipadadala, which is the Holy Spirit. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ang sabi po, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Ito yung laging ginagamit natin pambungad sa misa, eh. Di ba? So ito po yung nakasulat sa 2 Corinto 13:14, at sinabi dito na ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, the grace of Lord Jesus Christ, ang pag-ibig ng Diyos, the love of God, ito po yung Ama, and the fellowship, ang pakipagkaisa of the Holy Spirit be with you all, sumaating lahat, pakipagkaisa ng Espiritu Santo. Therefore, sa 2 Corinthians 13:14, muli hong sinabi ang katotohanan tungkol sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa bahagi po ng Acts chapter 2, verse 32 to 33, ang sabi po, "God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact, exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit, and has poured out what you now see and hear." So muli mga kapanalig, ay ipinakikita sa atin ng Acts chapter 2 verse 32 to 33 that there is Jesus, merong Ama, at meron pong ipinangakong Espiritu Santo, no? At dito mga kapanalig, ipinakita natin ang mga katotohanan about the Trinity. Although sa next Sunday ay kapistahan ng Holy Trinity, mas lalo nating palalalimin. Pero ito'y introduction para makilala natin ano ba yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit po has the characteristics of personality. Ang Espiritu Santo po ay hindi maaring ituring na hindi isang persona, sapagkat siya po ay may mga characteristic ng isang persona. Katulad po halimbawa ng ano, the Holy Spirit has a mind. Meron hong pag-iisip ang Espiritu Santo. Ito po yung mababasa natin sa Roma
Romans chapter 8 verse 27, at ang sabi po, "And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will." So ibig pong sabihin, ang Espiritu Santong binabanggit natin sa ikatlong persona ng Ama, Anak at Espiritu Santo ng Trinity ay meron po siyang karakteristik ng pagiging persona. The Holy Spirit has a mind. Romans 8:27. The Holy Spirit has a will. Meron po siyang kalooban. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. "But one at the same Spirit works all things, distributing to each one individually just as He wills." Nagkakaloob po ang Espiritu Santo ng mga kaloob individually, no? Sa bawat isa ayon sa kanyang kalooban, just as He wills. Therefore, the Holy Spirit has a will, isang characteristic ng persona. Ano po? At mga kapanalig, sa Ephesians chapter 4 verse 30, makikita natin that the Holy Spirit has emotions. Meron siyang emosyon. The Holy Spirit grieves. Ano po? Sabi, "And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of." So, dito po sa Ephesians 4:30, ipinakita ang karakteristik ng Espiritu Santo na siya po ay nananangis. The Holy Spirit has emotions. Magbabalik po tayo, makaraan ng ilang paalala. Recruit. Ave Maria, mga kapanalig. Okay, Brother Joe, pinag-uusapan po natin doon po sa mga ngayon lang nagbukas ng inyong radyo. Ngayon po ay Pentecoste, no? Kailang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Sa atin pong aral sa Santa Iglesia Katolika, ang Holy Spirit, siya po ay bahagi ng Trinity. At siya po ay persona. Isa po siyang persona. Isang persona sa tatlong Diyos. Opo, isang persona sa isang Diyos. Marami yung ibang sekta ng Protestante na hindi yung naniniwala dito sa pananampalataya natin. Mayroon Trinitarian. Oo, no? Meron talagang ganon. At dito sa lokal natin, sa Pilipinas, meron namang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Oo. At kasama rin yung hindi sila naniniwalang persona ang Espiritu Santo. Oo. So, ngayon po, mga kapanalig, ay ini-establish natin that the Holy Spirit has the characteristics of personality. Meron hong karakter ang Espiritu Santo para patunayan natin na siya po ay tunay na isang persona. Bumubuo siya sa kabuuan ng Trinity, ng the Father, Son, and the Holy Spirit, na inintroduce naman sa atin ng banal na kasulatan at maging ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay humayo, o rather umakyat sa langit, before, no? Siya ay umakyat sa langit. Sa Matthew 28:19, sinabi niya doon na kayo'y humayo at bautismuhan ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 2 Corinto 13:14, pinaliwanag doon yung pagpapala. "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, ang Ama, and with the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Sa makatuwid, naroon po ang katotohanan na meron pong Trinity, no? Tatlong persona sa iisang Diyos. Mali ho yung sinasabi nilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sabay kukumpute nila, no? Gagamitan nila ng computation na di tatlo ang Diyos. Hindi ho nila naiintindihan yung kanilang sinasabi. Kaya pinaliliwanag natin ngayon at binibigay ko sa inyo yung mga karakteristik po sa pagiging persona ng banal na Espiritu Santo. Una nating binanggit, ang Holy Spirit has a mind. Meron po siyang sariling pag-iisip. The Holy Spirit has a will. Meron po siyang sariling disposition. May kalooban siya. Binibigay. Napakaganda ng 1 Corinto 12:11. "But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills." Kung ano yung kanyang maibigan, kalooban, ayun po ang ibibigay niyang biyaya sa kung sino man. The Holy Spirit has emotions, no? So ibig sabihin, kung ano tayo, yung karakteristik natin bilang persona, ganun din po ang Espiritu Santo. Now, dagdagan pa natin, the Holy Spirit gives joy. Tayo po, bawat isa, nagbibigay ng ligaya. Ang Espiritu Santo ay ganun din po. Luke chapter 10,
verse 21. At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. So ang ating Panginoong Jesucristo, full of joy through the Holy Spirit. Luke chapter 10 verse 21. Ang Espiritu Santo ay may karakteristik na nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa sa atin. Ganun din naman tayo na mga individual, no? Mga tinatawag na persona. Okay. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, sinabi rin, you became imitators of us and of the Lord. In spite of severe suffering, you welcome the message with the joy given by the Holy Spirit. So ang Espiritu Santo po ay may karakteristik na marunong magbigay ng kaaliwan sa atin. Ang Espiritu Santo po ay nagtuturo. He teaches. John chapter 14 verse 26. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So ang Espiritu Santo po ay may karakteristik na nagtuturo. Ang Espiritu Santo po ay may karakteristik na nagte-testify para kay Kristo. He testifies of Christ. John chapter 15 verse 26. When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. Oh. So ibig sabihin lahat ng karakteristik na meron ka tayo bilang isang persona, meron po ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Now, ang Espiritu Santo, he convicts. Siya rin po humahatol. John chapter 16 verse 8. When he comes, he will convict the world of guilt or will expose the guilt of the world in regard to sin and righteousness and judgment. So ang Espiritu Santo, mga kapanalig, ay marunong din pong humatol. He leads. Siya po'y nangunguna. Romans chapter 8 verse 14. Because those who are led in the Spirit of God are sons of God. So kung paanong tayo ay leader, ganun din po ang karakteristik ng Espiritu Santo. He reveals truth. John chapter 16 verse 13. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. The Holy Spirit reveals truth. John chapter 16 verse 13. Ang Espiritu Santo po, he strengthens and encourages. Siya po'y nagbibigay ng pagpapalakas, kalakasan sa atin, at hihimok na tayo'y maging malakas, no? Acts chapter 9 verse 31. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed the time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in numbers, living in the fear of the Lord. So ang Espiritu Santo po ay tagapagbigay natin ng encouragement at lakas. Lakas loob. Oo, lakas ng loob. Ang Espiritu Santo po ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin. He comforts us. John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Ano? Ang Espiritu Santo po ay tumutulong sa ating mga kahinaan. He help us in our weakness. Romans chapter 8 verse 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercede for us with groans that word cannot express. Ang Espiritu Santo po ay tumutulong sa ating mga kahinaan. He intercedes. Siya po'y namamagitan. Napakaganda po ng binabasa natin. Romans chapter 8 verse 26. In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray, for the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. At ang Espiritu Santo po, He searches the deep things of God.
ang pinakamalalim na kaisipan ng Diyos ay kanyang nalalaman. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Oh, brother. Brother, so, ang Espiritu Santo ay talaga pong merong malalim na karakteristik, lagpas pa sa karakteristik nating mga tao. Sapagkat siya, even the deepest thoughts of the Lord ay alam niya. Ano po? He sanctifies. Siya po'y nagpapabanal. Romans chapter 15 verse 16. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles with the priestly duty of proclaiming the gospel of God so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. No? Meron nung siyang karakteristik na siya po ay nagsasanctify, no? Ang Holy Spirit. He bears witness or testify. Nagtitestify din. No? Kala nyo, tayo lang ang pwedeng maging patotoo, magpatotoo. Even the Holy Spirit, Romans chapter 8 verse 16. The Spirit itself, we read witness with our spirit that we are the children of God. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Ayan, Brother Joe. No. And naalala ko kasi nung time na bago pa lang ako sa Manila. So, bulol ako eh. Iba, hindi ako marunong magsalita. So, nangangarap ako na magsalita sa maraming tao. So, lagi akong bigo. Natatalo ako noon, lalo na pagdating sa simbahan, nagsisharing ganyan. Lagi akong parang nangangatog ako palagi. So, yung time na yon, palagi na ipumapasok sa isip ko, kailangan ko yata yung Holy Spirit. So, alam mo, ginawa ko, may isang taong magandang kalooban na niyaya ako sa Opus Dei, dun sa may UST. Mm-hmm. So, hapon-hapon noon, libre sa... tuwing Saturday din, umaattend ako, sumasama ko sa kanya. Napakaganda ng kwan doon eh. Yung pag-meditation. Meditation. Doon ko na-realize na habang na magkakasama kami, na-realize ko na kailangan ko yata talaga mag-kwan. Kasi yung mga nakakasama ko, mga pinag-aralan, sabi ko, kailangan ko talaga yung Holy Spirit. So, alam mo, para lang matuto ako, nag-kwan ako, nag-nubina ako sa mahal na banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo. At doon ko na-realize, doon ko rin natanto na nung mula nung nagkuhan ako, nagnunubina ako sa banal na Espiritu Santo, natuto na ako magsalita. Tandang-tanda ko yun, hindi na ako nangangatog, hindi ako na... Actually, Brother Joe, yung binabanggit mo yan ay bahagi ng ating nais na bigyang diin ngayon na tayo po sa era ng Holy Spirit, marami sa atin, ito ang katotohanan na nene-neglect ang Holy Spirit, no? Parang naisang tabi siya. Marami nagsasabi, once you glorify the Father and the Son, you glorify the Holy Spirit. Mm. Pero usually, ang Espiritu Santo, yung third person in the Trinity, ay nababanggit lang kapag nire-recite yung glory be to the Father, yes, and to the Son, and to the Holy Spirit. At pagka tayo nagsasign of the cross in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero marami sa atin ay walang particular na debosyon sa Espiritu Santo. No? Ngayon nga, merong isang grupo, yung tinatawag na devotion sa Holy Father. Meron pang devotion sa, katulad niyan, yung Sacred Heart of Jesus. Pero sa Holy Spirit, marami po ang medyo hindi nakaka-rely ng gusto. No? Pero tatandaan po natin na ang Espiritu Santo po ay ira niya ngayon. Ito ang kanyang panahon. Ano? At kung makakaroon po tayo ng ganap na devotion sa kanya, tulad ng nangyari kay Brother Joe, hanggang ngayon naman, kung mapapansin nyo, si Brother Joe medyo andap talagang magsalita ng dire-diretso. Kasi by anong, ano mo, Brother Joe, province? Negros ako. Negros. Sa Negros. Oh. Ang salita dyan, Cebu, no? Oh, Ilonggo. Ilonggo na, Ilonggo. Oo nga pala. So, dito mapapansin nyo, walang tinakbuhan si Brother Joe na ibang lalapitan kundi ang Espiritu Santo. Yes, totoo yan. At naganap sa kanya, no? Naganap sa kanya. So ibig sabihin, living testimony na ang Espiritu Santo po, pag hininga natin ng tulong, talaga hong siya ay aagapay sa atin. At ano? Magiging kasama mo talaga magiging siya. Magiging kasama natin. Kasi yun naman ang pangako ng ating Panginoong Hesus Kristo, di ba? Na pagka ang Espiritu Santo ay nasa sa atin, siya ay magsasalita sa atin. No? Totoo po. Totoo po talaga yan. Actually, meron akong kaibigan dati, katulad din ng kaso mo, gusto niyang mag-preach eh.
Pero sabi niya sa akin, Brother Marco, kaya lang andap ako dahil hindi ako magaling magsalita. Sabi ko, basahin mo yung Matthew 10:20 na nakalagay doon, hindi ikaw ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Ama na siyang magsasalita para sa iyo. So magbabalik po tayo mga kapanalig, makaraang magpakilala ang ating himpilan. Amen. Gotcha, nagbabalik po mga kapanalig ang palatuntunang Apologetika, no? Kasama niyo po si Brother Joe at si Brother Marco Evangelista, wala ho si Tatang Larry, siya po ay nariyan sa bahagi ng lalawigan ng Batangas. Okay? So mga kapanalig, ngayong linggo ay pinag-usapan natin ang karakteristik na mayroon ang Espiritu Santo upang siya po ay maging ganap na persona. So kung meron po tayo po persona, individual being, tayo po may mga karakteristik at yung mga binasa natin kanina ay taglay din ng Espiritu Santo. Alam mo ninyo ang Espiritu Santo higit sa lahat, hindi po siya pwedeng pagsinungalingan. Sa aklat po ng Acts chapter 5 verse 3, ang sabi po, "Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land?" Alam mo ninyo, si Ananias, isa sa follower, mga Kristiyano noon, siya po yung nagbenta ng kanyang ari-arian, tapos nang hinayang, ibigay kay Peter yung kabuuan na napagbila ng kanyang lupain, kinupitan niya ho, at siya po ay namatay. Bakit? Sapagkat siya po ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Kapag ka ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo, ikaw po ay nagsinungaling sa Diyos. Yan ang nangyari kay Ananias at sa kanyang asawa. Pwede ho nating matunghayan ang kasaysayang iyan sa bahagi ng Gawa o Acts chapter 5. Basahin niyo po yung buong talatang iyan. Okay? So, ngayon po linggo, pinakita na natin yung karakteristik ng Espiritu Santo. Ngayon ho ay Pentecost. Minsan hindi natin naiintindihan, ang Pentecost ay hindi ho simpleng pagdiriwang okasyon, no? Pentecost is not simply a peace. Ito po ay isang event. Ito po ay isang event na maraming Kristiyano hindi ho naiintindihan to. The Pentecost is the event in the life of the Church. Kaya nga ang introduction natin kanina ay birthday song, sapagkat ngayon po isinilang ang simbahan. Natatanong iba, bakit ngayon isinilang? Sapagkat nung panahon no, na hindi pa bumababa ang Espiritu Santo, ang mga apostol po ay takot. Takot po sila. Wala silang courage na maging witness of Christ. Pero nung dumating ang Espiritu Santo, no po, sila po ay nagkaroon ng lakas ng loob at dito po sinimulan ang pangangaral sa mga kaganapan ng buhay at misteryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig kong sabihin ng Pentecost, mga kapanalig, ay 50. The Pentecost means 50. The number 50 points to fullness, to ripeness, to a time that is ready for something to happen. At in order to understand Pentecost, kailangan ho nating balikan ang history ng salvation. Pagka ho gusto nating maging malalim sa Pentecost, babalikan natin yung Gate of God. Alam mo, Brother Joe, yung Gate of God? Yung Gate of God po, yan po yung tinatawag na Tower of Babel. Tower ni Babel. Sa Genesis 11:1-9, the building of the Tower of Babel and the confusion of tongues, languages. Ito pong Tower of Babel, dito po nagkaroon ng tinatawag na confusion. Nagkahati-hati ang mga tao. Nagkaroon ng iba't ibang salita. Babel is composed of two words, dalawang salita ang pinagmulan niyan. Yung Bab, ibig sabihin ay meaning, ang meaning niyan ay gate, at yung El, ang ibig sabihin ay God. So ito daw ay tinatawag na the Gate of God, yung Tower of Babel. A related word in Hebrew, Balal, means confusion. Ito po ay related sa ating pagdiriwang ng Pentecost. Bakit? Sapagkat nung nagkaroon po ng pagbaba ang Espiritu Santo, yung descent of the Holy Spirit, nasa Acts chapter 2 verse 1 to 13, nagkaroon po ng kaganapan ng pangako.
no? Nagkaroon po ng kaganapan ang pangako ng Panginoong Hesukristo doon sa John 15:26. Ang sabi niya doon, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. So yung pagbaba ng Espiritu Santo, siya po ay nagbigay ng palatandaan sa pangako at pag-ibig ng Diyos. At sa pagbaba ng Espiritu Santo, yung tinatawag nating Pentecost, yun hong pagkakawatak-watak, yung pagkakaiba-iba ng salita, no, ay nagkaroon po ng bagong pagkakaisa, bagong pagkakaintindihan, no? The tongues are the first sign of this new people. Alam niyo kung bakit? Nung bumaba ang Espiritu Santo, nagsalita sila ng iba't ibang wika, pero nagkakaintindihan. Pero sila. Nagkaintindihan, no? Alam mo niyo ang tinatawag nating gift of tongue, no? Ito po yung kaganapan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa isang pag-aaral, ang Tower of Babel ay nagkaroon ng confusion, samantalang ang Pentecost is the unification. Nagkaroon po ng unification. At sa bahaging ito, ang Espiritu Santo'y gumalaw, kaya ho ang mga apostol na takot ay nagkaroon ng courage, naging matapang. Sila hong mga parang mangmang kung ano ang kanilang gagawin, nagkaroon po ng knowledge and wisdom. At dito po ay natatag na buhay at naipalaganap ang misteryo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po nagkaroon ng evangelization, nag-evangelize na sila. Lumabas sila ng kwartong pinagtataguan after the descent of the Holy Spirit, sila po'y nangaral. At sa loob ng isang araw na yon ay nagkaroon po sila ng bagong mga kasama, ang tinatawag na 3,000 nagpabautismo. So dito po ay isinilang ang tinatawag nating simbahan. Lumakas ang itinayong simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, Brad Marco, meron akong tanong. Ano? Apo. Kasi yung araw ng Sunday kasi, parang mga kuwan yan, mga katanungan pa rin, bakit naging Sunday ayon sa kuwan kasi yung Sabat. Actually, hindi natin re-relate for this topic, Brother Joe. Kasi ibang topic yan, yung tungkol sa Sabat, no? Pero maraming pagdiriwang na nangyari araw ho ng Linggo. Araw ng Linggo. Kaya sabi ko, at tama yung Sunday yung Sabat na ganapan talaga yun. Yung talaga dapat na pagdiriwang kasi ultimo sa pagbaba ng Banal na Espiritu Santo sa mga apostoles is Sunday. Apo. Kahit yung pagkabuhay ng ating Panginoon is Sunday. Resurrection is Sunday. So being the new people of God, sinunod po natin yung mga kaganapan ng ating Panginoong Hesukristo sa araw ng Linggo. Pero may topic na para dyan, Brother Joe, para mahimay lalo. Pero this time, let us focus dito sa Pentecost. Okay, ano? So mga kapanalig, sa Pentecost po, the first sign na ginawa ng Espiritu Santo sa pagsilang ng simbahan ay ang tinatawag na gift of tongue. No? Yung the tongues are the first sign of this new people. Bakit? Kasi nga, binanggit ko na, dun sa Tower of Babel, nagkaroon ng confusion, pagkakabahabagi. Pero sa Pentecost, the descent of the Holy Spirit, nagkaroon po ng unification. The second sign is forgiveness, yung tinatawag na pagpapatawad, no? The prophecy of Joel announces the coming of the day of the Lord, a day of judgment and a day of salvation. The judgment is forgiveness. The sign of this forgiveness is the Holy Spirit. In front of the cross, the apostles were in tilt. Big crisis. Kaya nga sila nagtago. Peter denies. Other ran away. Judas hung himself. The gift of the Holy Spirit bring them out of despair and unbelief. So, nung sila nagkawatak-watak, no? Binuo silang muli at pinalakas ng Espiritu Santo. So, yung descent of the Holy Spirit, the second sign is forgiveness. The third sign is wisdom. Bakit? Peter received from the Holy Spirit the light to understand the deep meaning of the death and resurrection of Christ. It is not a scandal, but the marvelous revelation of the true love of God, a plan pre-established from all eternity in God's infinite wisdom, announced by the prophet in David and fulfilled in Jesus Christ. So yun yung descent of the Holy Spirit, yung Pentecost, the third sign po ay wisdom. And the fourth sign is evangelization. Because the gift of the Holy Spirit takes away from their hearts the fear of death.
Alam mo ba yun, Brother Joe? Nung bumaba ang Espiritu Santo, yung mga takot ay naging matapang. Yung mga duwag, naging matapang. Hindi na sila nag-isip na, naku, pag ako'y nag-preach, pag ako'y nag-evangelize, baka ako'y patayin. Pero prior to the descent of the Holy Spirit, takot sila, kaya nga sila nakakulong. No? So, nung bumaba ang Espiritu Santo, they are not afraid anymore to risk their lives. Hindi na sila takot na ilagay sa panganib yung kanilang buhay. But with the seal and audacity, they announced to their brethren, the Jews, their mistakes, and they called them to faith in Jesus Christ. The gift of the Holy Spirit has made them sharers in the victory over death. Now, they can announce what they are living. We are witnesses. They constantly attest. Yun ang nangyari sa pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya nga po, ang Espiritu Santo is the paraclete. Ang ibig sabihin ng paraclete in the original Greek literally means called alongside to help. Ang paraclete, ang Holy Spirit, ay kasama natin sa tabi natin to help us. Yan ang ating backup, no? Yan ang ating supporter, number one. At ang Holy Spirit, He defends the cause of Christ. Lagi niyang ipinagtatanggol ang mga kaganapan ng ating Panginoong Jesucristo, ang misteryo ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang Espiritu Santo frees us from the sin which separates us from God and help us to recognize the justice of the Father who glorifies His crucified Son in the resurrection and ascension. Kaya, ang Holy Spirit po, mga kapanalig, without the Holy Spirit, God is far away. Without the Holy Spirit, God is far away. Christ stays in the past. The gospel is dead letter. Yung mabuting balita. Wala na. Walang saysay. The church is simply an organization. Authority is a matter of domination. Mission is a matter of propaganda. The liturgy no more than an evocation. Christ living a slave mentality. So kung wala ang Espiritu Santo, mga kapanalig, yung kaganapan ngayon, wala hong saysay ang ating buhay. Kaya nga, kanina nanonood ako kay Cardinal Tagle doon sa Word Expo, sinabi niya na ang Holy Spirit ay laging kasama ng simbahan araw-araw. Sapagkat kung wala ang Espiritu Santo, hindi ho gagalaw ang simbahan. Wala. Ilan taon na ang simbahan natin? Birthday niya ngayon? Mali ko na. O mga kapanalig, meron akong tanong sa inyo. Ilan taon na ang ating simbahan? 133. Di ba? 1,000. Hindi ko bibigay yung ibang figure. Pero pwede kayong mag-share. 0918-837-4827. Kung alam mo, Brad Joe, huwag mo sagutin muna, ha? 0918-837-4827. Mga kapanalig, ilang taon na ang ating simbahan? Yan, magandang tanong. Ang simbahan natin is 1. Bakit 1? Pasahin nyo yung 1 Corinthians 10:17. The church is holy. Ito po'y banal. 1 Peter chapter 2 verse 9. Our church is Catholic. Nasa Revelation chapter 7 verse 9. Ibig sabihin ng Catholic, universal, pang buong mundo. Our church is apostolic. Meron tayong apostolic link. Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. At bakit tayo tinawag na Romans? Basahin nyo ang Romans chapter 1 verse 8. Nabantog po tayo sa buong mundo. Dito nakabase. Iniisip ng iba yung mga Roman emperor kasi noon, no, yung imperyo ng Roma. Hindi ho, iba ho yung Romang binabanggit noon, iba ho yung Roma kung saan tayo nabase ngayon. Doon kung saan namatay ang unang Santo Papa ng Santa Iglesia Katolika. So our church is one holy Catholic apostolic, at ang simbahang ito itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po itinayo ng tao, hindi ho inirehistro sa anumang gobyerno, hindi ho nakaregistered sa Securities and Exchange Commission, hindi ho gawa-gawa ng mga peke, mga bulaang sugo, propeta, apostol, kung sino pa man. Ito po itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Magbabalik po tayo, makaraan ng ilang paalala. Ave Maria! Gratia plena! Sa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan Apologetica dito po sa Radyo Veritas 846. At tinalakay po natin ang ating pinagdiriwang ngayon, yung Pentecost, no? Pentecost. Ngayon po yung Pentecostes.
At ngayon po'y birthday ng simbahan. May tanong nga kami ni Brother Joe kung ilang taon na yung simbahan natin. Nag-compute si Brother Joe, nakuha niya na. Pero huwag mo sagutin, Brother Joe. Yung mga kapanalig natin, gusto ko mag-share sila. 0918-837-4827. Lagyan niyo rin yung pangalan niyo kahit na tayo naman katuwaan lang natin magkakapatid dito, no? So, dito po tayo magsasarado ng ating paksa kung saan po ay bumaba ang Espiritu Santo at pinaliwanag natin na ang ibig yung sabihin ng salitang Pentecost, no, ay 50, means 50. The number 50 points to fullness, kaganapan, ano? At ito po ay ipinakita ang malaking kaibahan noong tinatawag na Tower of Babel, yung Gate of God, kung saan ay nagkaroon po ng confusion. Samantalang sa Descent of the Holy Spirit, ang naganap po ay unification. At nagbigay po ng pitong kaloob, pitong regalo ang Espiritu Santo. At ito po ay wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, pity, fear of the Lord. So yung seven gifts of the Holy Spirit, ibinigay niya yan. At dito pinakita rin natin sa ating programa kanina na ang Espiritu Santo po ay isang persona. Meron po siyang tinatawag na characteristic ng isang persona. At sa biyaya ng Espiritu Santo, meron din siyang ibinigay na 12 fruits, no? Yung bunga. Kasi iba yung gifts, iba po yung bunga. The 12 fruits of the Holy Spirit grow in our souls with our practice of virtue. Yan naman ay nakikita kung paano nating isinasabuhay. Number one, yung charity, yung pag-ibig, joy, peace, patience, benignity, goodness, long-suffering. Alam nyo ba yon? Yung pagiging patient natin, suffering over an extended period, biyaya ho yan. Yung pagiging mildness, faith, modesty, continent, yung pagiging yung chastity. So yan ang mga kaloob, no, ng Espiritu Santo. Iba ho sa gift, magkaiba ho yon. So sa diwang yan, mga kapanalig, magkaroon tayo ng debosyon sa banal na Espiritu Santo, ikatlong persona ng Ama, Anak at Espiritu Santo ng Trinity. At maniwala ho kayo sa akin, ang Espiritu Santo po isa paraklit. Ibig kong sabihin, literally lagi. One called alongside to help. Siya po'y literal na kasama natin sa tabi natin. Kasakasama. To help us. Opo, kasakasama natin. Tinan nyo si Brother Joe, hirap magsalita. Pero ngayon, ha, kasakasama na natin dito sa ating program. At meron pang ibang ginagawa si Brother Joe. He is in a public service, kaya alam natin yun, ano? So yung ating tanong, mamaya, babasahin natin yung mga nagtitext. So bibigyan na po natin yung ating mga texter. Si Sister Tina Magsumbol ng Immaculate Conception, dyan po sa Laurel, Batangas ay nakikinig. So meron nagtext sa akin, si Brother Charles, nagpapabati. O, binabati niya ako. Advance Happy Father's Day po. Oo, advance sa mga tatay, no? Sa susunod yatang linggo yun, eh, Brother Joe. Eh. Okay. So, babasahin ko na yung mga text natin. Ah, ito. Kanina pa nag-text sa akin to, si Brother Ed Lozano. Sabi niya, good afternoon, Brother Marco. Galing po kami ng anak ko sa Leyte. And we visited the Franciscan sisters there. Sister Maria Lourdes, yung recruit nyo, at ako ay nananalangin na makapunta po kayo doon kasama si Brother Larry sa Perpetual Profession of Vows in May 2017. Malayo pa. May pwede pa ilagay sa schedule, Brother Ed. God willing po. At sa mga gustong magmadre, mag-text lang po sila 0917-538-1137. Maraming salamat po. At ito po si Brother Ed Lozano, talagang tutulungan kayo sa mga kapanalig nating gustong magmadre. Franciscan po ito, Franciscan Sisters. Ulitin ko yung number 0917-538-1137. So yung mga gustong magmadre, mag-text na po kayo sa number na yan. Okay? Sabi po ng texter natin, 29273, sabi sa Biblia, ang magkasala sa Diyos may kapatawaran, ang magkasala sa Espiritu Santo walang kapatawaran. Ang Espiritu Santo ang nagpasulat ng Biblia. Kapag ginamit mo ang Biblia para ka magpayaman, walang kapatawaran yan. Okay, maganda yung text na yan. Maganda yung text na yan. 3355, pito ang Espiritu na isinugo ng Diyos sa sanlibutan. Mali po kayo sa pagsasabi na isang persona ang Espiritu. Paano magiging isang persona ang pitong Espiritu? Ruben o Palawan? Mali ka, Ruben ng Palawan, sa iyong tinex, no? Hindi mo naintindihan na hindi pito ang sinugo.
ang dala ng Espiritu Santo, seven gifts, no? Hindi pitong Espiritu yon, kaibigan, no? Hindi pitong Espiritu yon. At kung nakinig kang mabuti sa programa, ibinigay ko yung karakteristik ng Espiritu Santo, no? So, ikaw, Brother Ruben, ang mali, ha? Ng Palawan. Mag-aral ka muna po ng mabuti bago ka magbigay ng comment. Seven gifts of the Holy Spirit. Seven gifts po yun. Hindi pitong Espiritu. Oh. Awawa ka naman. 6493, DCRB, mga kapanalig, bago magkumpisa, we invoke my Holy Spirit that I may know my sins. Also, through Son Jesus Christ in union with the Holy Spirit. From R.J. Tamayo, Parish of the Ascension of Our Lord, Lagro Subdivision, Novaliches, Quezon City. Amen. Napakaganda yan. Sabi naman ni 1360, yan din po ang first novena, mga apostol at karawan ng ating simbahan, ang unang Kristiyano ng Santa Iglesia and other disciples before the descent of the Holy Spirit. Yan po ang sagot sa 9 days nilang panalangin sa upper room. Mula nang umakyat sa langit ang Panginoon Jesus Cristo at dumating ang pangako ng Diyos. Akala pa nga ng iba, lasing sila or nakainom that time. Sabi ni Kapanalig Roberto David ng Limay Bataan Campus Ministering Limay High School. Mabuhay po kayo, brother. Mabuhay ka rin, brother Roberto David. Oy, may sagot si Brother Edgar Lozano at tama yung kanyang sagot. Di ko muna sasabihin. Brother Edgar, di ko muna sasabihin, ha? 1981, ha? Bale, ha? Sabi ni Brother Danny Dayaw ng Bukawi, Bulacan. Tama rin yung sagot ni Brother Danny. Wala naman tayong premyo dito, nagkakatanungan lang, ano? Brother Danny Dayaw ng Bukawi, Bulacan. Tama po yung tanong ninyo. Brother sagot. Tama rin si RC Panganiba ng Kalubang, Calamba City, Laguna. Tama rin ang kanyang sagot. Apolohetika. Tama rin yung sagot ni Brother Ed De Los Santos ng Halahala, Rizal. Ako, marami Katoliko alam yung year, oh. Eksakto naman yung pagkakalagay ng ano ni ano ni Brother 73707. Wala siyang ano, eh. Wala siyang ano ta dito. Wala siyang pangalan, ano? Walang pero pangalan, oh. Tama. If the Catholic Church was born 33 AD, that is 2014 minus 33 is equal to. Ang galing. Galing na sagot. Maraming marunong, eh, oh. Yan na po ang taon ng simbahan, sabi ni Sister Olive. Hindi nyo naman kasi nilalagay yung pangalan, eh. Sabi ni Kapanalig Marshall, 2,000 years na daw. Mm-hmm. Mali, ano? Mali yung 2,000 years, ha? Tama rin yung sinabi ni 8234. Ilagay nyo yung pangalan nyo, mga kapanalig, para mababanggit ko. Tama rin itong sinabi ni Kapanalig Pining ng Arayat, Pampanga. Okay. If the Catholic Church, okay, sabi naman ito ni Romy Castro, ang Pangulo ng St. Peter Men Society. Yes, sir. Salute sa taga St. Peter Men Society. Okay, maraming tama, eh. Kaya lang masarap din hindi ko muna banggitin para yung ibang magte-text kung gusto pa. Meron pa tayo 5 minutong nalalabi. Tama rin tong si 3697. 580 po. Thanks from Kapanalig Rose. Oh, 580. Mukhang malayo yon, malayo. Aka Apologetica, okay, I think. Sabi naman ito ni 4857. Bumabati po, Brother Alex Anore. Good, ingat po kayo. Maraming salamat po. Ah, ito medyo mali ito. Lumihis. Good noon, sabi ni Erning Paranada ng St. Jude Tadeus Parish, Tanay Rizal. Mukhang mali ho yung computation nyo. Sabi po naman ni 1230, ang simbahan, tama yung binanggit ng Santa Iglesia Catholic Apostolica Romana. Lagay nyo po yung inyong pangalan. Ano po? Sabi naman ni 9551, same lang po ba yung Holy Spirit sa Holy Ghost? Sa kasal po kasi ni Prince William at ni Kate Middleton, imbes na Holy Spirit, Holy Ghost ang sinabi. Yan o kasi yung Old English, yung Holy Ghost. Actually sa Europe, ganun pa rin ang kanilang banggit. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sabi nga nung isang kaibigan ko, banal na multo daw. Pero hindi, Old English po kasi yung Ghost. No? Actually, katulad nung die, THY, no? Yan o yung mga Old English. No? Yung trespasses, mga Old English yan, pero nire-revise naman, no. So nababago, no? Pero wala akong kaibahan yon. Mapagpala nga po, napakagwapong Brother Marco, ha? Brother Joe, ayan, ha? Greet po kami ni Mama Bibian, thanks po. Kailan po ulit yung inyong Mariology Seminar? Salamat po from Kapanalig Marvin Kapili ng Tundo. Kung Brother Marvin, marami tayong pinupunta ang mga dioceses ngayon, kaya wala pa tayong schedule para dyan po sa may Our Lady of Guadalupe, no? Good noon, sabi ni Erning Paranada. Oh, nagtama na. Nagbago na siya. Ha?
from Capresi Mariacol. Sige, tama yan. 492 po, sabi ni Dennis Manuel ng Valenzuela City. Mali po yun. Sabi naman ni Mar ng Valenzuela, okay, tama yan. At saka sabi rin ni, mali, si Dick Bacani. Mali yung taon, ano? Mali. So, medyo iba nagkakamali rin, pero... Malapit lang ng hindi. si Nanette Gutierrez ng Antipolo, tama rin yan, kanyang sagot. Napakadami pa pong mga nagtetext sa atin. Ha? At wala na tayong time, masahin lahat ito. But anyway, bago ako magtapos, ay binabati ko at pinasasalamatan uli yung very accommodating na Vice Rector at Rector ng Seminaryo dyan po sa Diocese of Imus, Cavite, si Father James Andes. Father James, salamat po, napakabait ninyo. Kayo po talaga isa sa mga paring kailangan ng Santa Iglesia Katolika, mga mababait na pari, no? At binabati ko si Nanay Pasing Manukom. Nako, Nanay Pasing, hindi kita makakalimutan, ha? Kasi yung anak mo si Jenny, napakabait din. At siyempre si Brother Rodel Manja na laging nagre-record ng ating mga programa, nilalagay po sa Vimeo. Kung kayo ho'y gustong magkaroon ng file na naka-record, kasi naka-ano tayo sa website natin, naka-air tayo sa buong mundo to, Brother Joe. Itong si Brother Rodel Manja, talaga namang masipag na nagre-record at ipinupost niya sa Facebook sa Splendor of the Catholic Church. Marami yung pwede makakuha ng kopya. So ilalagay nyo lang sa Google, sa search lang ninyo, vimeo.com tapos KATEKS. Ang ginagamit niya pa, KATEKS eh. So kudos sa iyo, Brother Rodel Manja, at ikaw ay ginamit ng Panginoon para kahit tapos na yung programa natin, marami pang mga kapanalig ang makapakinig at makapanood sa programang ito. So sa diwa pong yan, mga kapanalig, susunod na ang palatuntunang sige, Citizenship by Good Example ng Kapisanan ni Jesus. Muli, sa ngalan po ni Tatang Larry Mallari, Brother Joe. Ako po si Brother Joe Sikwana ng Santa Quiteria. At ito po si Brother Marco si Evangelista, nagsasabing sumayin niyo ang katotohanan. Kita'y kahit dami mong dahil.